Ang magpipipa ng Hamelin. Ang Hamelin ay isang maliit na bayan sa Alemanya. Punong-puno ang bayang ito ng mga daga. Tila ba naging kaharian na ito ng mga pesteng daga? Mayroon sa mga bahay, sa mga kainan, maging sa mga paaralan at sa bawat kalye. Kaya talagang dapat ay makahanap sila ng agar at solusyon para puksain ang mga ito. Laging pinagtitipon ng alkalde ang taong bayan para mapag-usapan at masolusyonan ang nasabing problema. Sa umpisa, akala nila ay kaya ng mga pusa itaboy ang mga daga. Pero dahil dumarami ang mga daga, ay hindi na rin ito kinaya ng mga pusa. Naging mahirap ang ganitong paraan dahil hindi sapat ang bilang ng mga pusa. Kaya ito ay maituturing na napakalaking suliranin para sa kanila. Isang araw, may isang di kilalang lalaki na dumating sa bayan ng Hamelin. May dala siyang pipa. Seryoso ang mukha nito at diretso niyang tinungo ang alkalde at sinabi niya rito. Balitang balita ho sa Alemanya na ang Hamelin ay nababalot ng maraming daga. Kung magagawa kong mapalaya kayo sa mga dagang ito, ano ang magiging premyo ko? Nagulat ang alkalde sa sinabi ng lalaki. Mahirap kasing paniwalaan na ang isang lalaking dayo ay biglang magsasabing kaya niyang paalisin ang lahat ng daga sa kanilang lungsod. Sampung libong barya kung matutupad mo ang iyong pinangako. Sa loob lang ho ng ilang araw, ang Hamelin ay lulubayan na ng mga salot na daga. Sagot ng estranghero. Naglakad na ang estranghero at pinatugtog ang kanyang pipa. Narinig ng mga mamamayan ng Hamelin ang musika at namangha sa ganda at ginhawang dala nito. Maya-maya pa, libo-libong daga ang nagsilabasan. Sila ay sumunod sa pinagmumulan ng tugtog. Para bang naakit ang mga daga sa tunog nito. At patuloy na naglakad ang estranghero sa buong syudad papunta sa dagat habang kasunod niya ang mga daga. Manghang-mangha ang mga taga-Hamelin sa kanilang nasaksihan. Tuloy-tuloy pa ang paglakad ng estranghero hanggang makarating siya sa dulo ng bangin. Maya-maya pa ay sunod-sunod nang nahulog ang mga daga sa dagat at natupad na nga ng estranghero ang kanyang pangako. Kaya naman, pinuntahan niya agad ang alkalde para sa kapalit na kanyang inaasahan. Sa kanyang pagpunta rito ay nagpupugay sa kanya ang taong bayan, pero nagbago ang isip ng alkalde. At maya-maya pa ay sinabi, "Iho, isang pambihira ang kakayahan ng iyong ipinamalas, pero hindi kaya sobra-sobra ang 10,000 barya sa 2 oras o 1 araw na gawain? Kaya babayaran kita ng 500 ginto." Tiningnan lang ng estranghero ang alkalde at pagkatapos ay umalis na ito. Nagpatugtog uli siya gamit ang kanyang pipa, pero ngayon ay mas mabilis at masigla na ang tunog nito. Lahat ng mga bata sa Hamelin ay kanyang napasunod. Napasunod niya ang mga ito hanggang sa bundok at sila'y tuluyang naglaho. Nagreklamo at nagprotesta ang mga magulang sa alkalde dahil nawala ang kanilang mga anak. Naisip ng alkalde na kung tumupad lang sana siya sa pangako ay hindi na sana nagka-problema pa. Bumalik ang estranghero, ngunit hindi na niya kasama ang mga bata. Kaya naman agad siyang nilapitan ng alkalde at humingi ito ng tawad. Nagmakaawa siya sa lalaki na ibalik na ang mga bata. Walang sinabi ang estranghero at bigla na lang itong umalis. Ngunit
Sa kanyang pagbabalik ay kasama na niya ang mga bata. Sa wakas ay ibinigay na sa kanya ang pangakong 10,000 gintong barya at ang pangyayaring ito ang nagturo sa alkalde ng isang mahalagang leksyon. Gusto niyo pa ba ng maraming kwento? Mag-subscribe na sa aming channel. Imbitahan mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan at sama-samang mag-enjoy sa MagicBox Filipino, kung saan puno ng kasiyahan at pagkatuto.